Hello po, Sir Nebb. Fan po ako ng channel nyo. Nahihiya po ako na magpa-shoutout dahil baka isipin ng mga writer nyo, shoutout lang ang habol ko kapag nakikinig ako ng kwento. Bale, tungkol lang naman po ito sa dati kong trabaho. Bantay po ako noon ng burger run sa 4th Estate, Paranaque. Kung pwede po banggitin ang pangalan ng burger run, eh burger machine po siya. Kung hindi, pakitanggal na lang po siguro. Matagal na po nangyari ang kwentong ito. Kasagsagan pa noon ng burger machine at talagang maraming bumibili sa amin. Bad trip ako noon sa kapalitan ko. Hindi kasi siya pumasok. Kailangan ko tuloy mag-extend ng working hours. Kung nakamamatay siguro ang mura, ilang beses ko na siyang napatay dahil sa galit ko sa kanya. Madaling araw na noon, 3 AM siguro. Kakaunti na lang ang mga bumibiling tao at antok na ako. Kaya numanakaw ako ng idlip. Nakasusi naman ang kaha ng pera, kaya hindi basta-basta mananakaw. Unless kung pati ang kukunin ng mga kawatan, dahil trip talaga nila yung burger namin. Nakapikit na ako nun. Nagsisimula nang magnakaw ng tulog. Nang mawala ang antok ko, dahil naramdaman kong parang lumilindol. Pagkatapos, nakita kong may bata sa harap ng stall. Nakatingin lang siya sa akin. Kaya tinignan ko rin. Parang hindi siya palaboy dahil maayos naman ang suot niya. Yun nga lang, parang may kakaiba sa bata. May dalawang bukol kasi siya sa noo. Yung bukol na kapag humaba pa ng konti magiging sungay na. Ngumiti sa akin yung bata. Nginitian ko rin. May tinuturo siya sa shop. "Anong bibilhin mo?" tanong ko pa. Pero nagsimula siyang magsalita ng lengguwaheng hindi ko pa narinig kahit kailan. Parang out of this world yung sinasabi niya. "Ano nga, lapit ka dito at ituro mo, dali." Nakangiti ko pang sabi. Lumapit naman yung bata. Nagbayad ng 30 pisong papel. Natatawa nga ako kasi ganun yung itsura ng pera. Parang isang hawak mo na lang malulusaw na. Lumang-luma kasi. Halatang napakarami ng pinagdaanan. Nilutuan ko ng burger yung bata. Tuwang-tuwa pagkatapos, ngumiti ulit sa akin. Nagsalita ulit ng lingwaheng hindi ko maintindihan. Parang nagpapasalamat siguro yung bata. Pagkababa niya sa bangko, doon ko lang napansin ang bagay na hindi ko pa rin mapaniwalaan hanggang ngayon. May buntot kasi ang bata. Buntot na parang sa butiki. Nang ibaba ko ang tingin ko, nakita ko yung mga paa niya. Adidas. Hindi yung brand ng sapatos ha, kundi mga paa ng manok. Hindi ko pa rin nakakalimutan hanggang ngayon yung bata. Inisip ko na lang, baka epekto lang siya ng antok at imahinasyon ko. Pero may isang tanong lang na palaging bumabagabag sa akin. Demonyo kaya yung bata na yun? Magandang araw po, Sir Nebb. Isa po ako sa mga listener nyo. At meron akong gustong i-share na karanasan ko sa burger machine. Ito ang kauna-unahan kong experience sa paranormal. Taong 2001, 7 years old pa lang ako nun. Nakaburol nun ang hipag ng daddy ko at ang apo nito sa funeral chapel around QC. Tapos may burger machine sa labas ng chapel. Dahil last night na ng burol, hindi na kami umuwi ng gabing yon. Sinubukan kong matulog sa family room, pero hindi talaga ako makatulog. Kaya naupo na lang ako sa viewing. Maya-maya, lumapit sa akin si daddy at sinabing, "Shobe, gusto mo ng burger?" Napansin niya kasing naiinip ako. "Opo." Tapos tumayo ako para sumama kay daddy lumabas. Nung panahon na yon, malalaki pa ang burger sa burger machine. Hindi tulad ngayon. Malapit lang siguro.
Mga 10 dipa lang ang layo mula sa chapel. Nang makarating kami doon, sinsating gabi na, ay wala na halos tao at tahimik ang lugar. Umupo ako sa umiikot na upuan ng burger machine. Enjoy na enjoy pa ako kasi umiikot nga. Habang naghihintay kami ng daddy ko, may narinig ako na parang umihip sa tenga ko. Napalingon ako at hinimas yung tenga ko. Bumaba ako sa upuan at lumapit kay daddy na nagsisigarilyo pa. Humawak ako ng mahigpit sa kamay ni daddy. Balik ka na doon, Shobe. Tapos tinuro niya yung upuan. Hindi ako bumitaw, kaya napilitan siyang patayin yung yosi niya at sinamahan akong umubo doon sa burger machine habang naghihintay ng order. Pagkaluto ay doon namin kinain yung burger. Habang kumakain ako, ay may biglang malamig na hangin ang humaplos sa ulo ko. Tapos malinaw kong narinig na may bumulong sa akin. Shabsha. 2 beses ko narinig yun. Muli, bumaba ako sa kinauupuan ko at dumikit sa daddy ko. Nanginginig ako. Takot na takot ako. Kasi isa lang naman ang tumatawag sa akin ng ganun. Yun yung hipag ni daddy na nakaburol. Nabasa ko po na naghahanap ka ng story na may kinalaman sa burger machine. Sana ay mapansin mo po ako. Isa akong tagahanga nyo at nagsusulat din ako ng story. Sana makapagsulat din ako ng story sa channel nyo. Eto na po ang kwento ko. Ang pagkain sa burger machine ang libangan namin ng buong pamilya ko. Mula nung bata pa ako. May malapit kasi sa bahay namin nun. Kaya tuwing gabi, ayun ang midnight snack namin. Habang nanonood ng mga movie, pampatulog. Isang beses, inutusan nila ako na bumili sa burger machine. Eh dahil masunurin akong bata, ay bumili nga ako. Kahit pasado 10 PM na yon at wala nang masyadong tao sa labasan. Sa Mandaluyong lang kami nakatira. At nung panahon na yon, nakatayo ang burger machine malapit sa isang puno ng akasya. Halos katabi lang niya ang nasabing puno at may maliit na sapa sa likod nun. Wala pang mga streetlights doon at tanging ilaw lang ng burger machine ang nagsisilbing liwanag. Kaya medyo nakakatakot ang magawi sa lugar na yun, lalo na't ikaw lang mag-isa. Kuya, pabili po ng burger nyo. 4. Agad naman tumalima ang crew at agad niyang niluto ang mga burger. Nang bigla akong mapatingin dun sa part ng sapa, sa may ilalim ng puno. Para kasing may naninigarilyo doon. Di ko lang yun pinansin. Pero nagsipagtayuan ang mga balahibo ko nun. At napansin naman ni kuya na namutla ako. At agad na tinanong niya, "Ne, okay ka lang?" Tumango lang ako. Naaninag ko pa din sa gilid ng aking mga mata ang lalaking naninigarilyo. Wala naman sanang problema kung simpleng taong naninigarilyo lang. Ngunit ang pangangatawan nito ay malaki na parang 6-footer o higit pa. Maitim ito at may mga pulang mata, kaya halos napapalunok na lang ako sa takot. "Kuya, matagal pa ba?" tanong ko kay Kuyang Crew. "Mabilis na lang, ne, malapit na." "Sige, palagyan po ng hot sauce yung 3. Damihan nyo po, please." Pakiusap ko kay kuya. Kahit natatakot ako dun sa nilalang, mas nakakatakot pa din si papa pag hindi nalagyan ng hot sauce. Hot sauce is life pa naman yun. Magsasalita pa sana ako nang biglang binanggit ni kuya, "Ayan na naman pala siya. Masakit sa baga ang sigarilyo niya. Tingin ko magkaka-TB ako. Nagiging second-hand smoker ako dahil sa kanya." Pagkasabi niya nun, ay tumawa ito. Naguluhan naman ako. Kaya tinanong ko siya
kung anong ibig niyang sabihin. Ha, wala. Sabi ko yung kapre. Mukhang trip ka niya, ne. Tumawa pa siya. Pero kinilabutan na lang ako sa sinabi niya. Wala pang ilang minuto ay binigay na niya ang order ko. At tumakbo na ako pa uwi sa amin dahil sa sobrang takot. Nakakatakot, lalo na si Kuyang Crew. Mukhang kalalabas lang din sa mental dahil sa pagtawa niya. Malapit pa naman kami sa naturang institusyon. Kinabukasan nun ay agad akong inapoy ng lagnat at halos di yun bumababa. Dinala ako ni Mama sa magtatawas. At sabi nga ng magtatawas ay nabati daw ako ng isang kapre. Agad naman akong ginamot ng matanda at gumaling naman ako. Sa ngayon, wala na ang burger machine na yon. Pati ang sapa ay wala na rin. Nilagyan na ng mga street lights ang kalye. Ngunit ang puno ng akasya ay nandun pa rin. Matayog at malabong pa rin ang mga dahon. At tuwing nakikita ko yon, ay naaalala ko ang gabing unang beses akong mabati ng isang kapre. Una lang dahil madami pang sumunod na pangyayari sa buhay ko, na hanggang ngayon ay nararanasan ko pa rin. Hi po, Sir Nebb. Shoutout nga pala sa mga kamag-anak ko dyan sa Cavite. Ako ito si Eric. Sana po ay mabasa nyo ang kwento ko. Kagaya ng sabi ko, ang pangalan ko po ay Eric. Hindi pogi pero hindi rin naman pangit. Gusto ko lang po sanang ikwento ang karanasan ko. Nang minsang kumain ako sa burger machine, somewhere in Paranaque. Katatapos lang namin magwalwal nun ng mga kaibigan ko. Kaya talaga namang nalasing kami. Bale, yun nga po. Nagkakatuwaan kami ng mga kaibigan ko. At kasalukuyan naming pinopormahan yung bantay ng burger machine. Kumakain ako noon ng Bart Burger. Sarap na sarap ako. At panayan tingin ko kay ate, na napag-alaman naming Jenny ang pangalan. Binibiro-biro siya ng tatlo kong kaibigan na mukha raw may boyfriend kasi maganda. Typical na banat ng tatlong tanga sa mga babaeng maganda na nakikita nila. Ako naman, enjoy lang sa pakikinig at pagsulyap-sulyap kay Jenny na talaga namang may itsura. Nasa ganoong kalagayan kami nang mapasulyap ako sa isa sa mga eskinita. Madilim na nun. Pakiramdam ko nga kapag pumunta ako dun, ngipin at mata ko lang ang makikita ng mga tropa ko. Yun kasi ang pinakamaputi sa akin. Hindi ko talaga alam kung bakit napako ang tingin ko dun. Para akong na-hypnotize. Hindi ko talaga naalis ang titig ko. Ilang saglit pa, nakita kong unti-unting nagkakaporma ang madilim na bahagi ng eskinita. Parang may iniluluwal na kung ano. Una kong nakita na nabubuo ang tiyan. Sumunod ang kamay, mga hita at mga paa, hanggang sa tuluyan na nga magkaroon ng tao sa dilim. Isang napakalaki at napakatabang lalaking hubot-hubad. Natatawa pa ako nung una kasi naisip kong baka baliw yung lalaki at trip lang talaga manakot ng tao. Tinuro ko pa sa mga kaibigan ko, "Pre, gusto niyo makakita ng bold star?" Tanong ko. Hindi pa uso ang terminong pornstar sa amin nun. "Saan?" Tanong agad nung isa sa pinakamalibog sa aming magbabarkada. "Ayun o, turo ko sa bahagi ng eskinita kung saan ko nakita ang dambuhalang nakahubad. Naroon pa rin siya, hindi gumagalaw at nakatingin sa kinaroroonan ng burger machine." "Sus, lakas trip na naman tong si Eric. Wala namang tao dyan sa tinuturo mo eh. Ang dilim-dilim kaya. Kahit ikaw magpunta dyan, hindi kita makikita eh." "Oo nga tol, kung ano-ano nakikita ang putya. Itikol mo yan, mawawala yung kalasingan mo mamaya." Biro pa ng isa kong kasama.
Muntik ko na silang pagsusuntukin nun kahit natatakot ako. Putya kasi, yung dambuhala, parang narinig yung sinasabi ng mga kasama ko. Hinawakan niya yung ari niya at pinaligaya ang sarili. Putrages, nung tignan ko, yung balahibo ko sa braso talagang nagtatayuan. Kung nakakatakot na para sa iba ang multo, mas nakakatakot sa lalaki ang makakita ng kapwa niya lalaking nagtitikol. Doble nga siguro ang takot na naramdaman ko nun dahil nakakita ako ng multong bastos. Hanggang sa pag-uwi namin, tahimik lang ako. Hiniling ko na sana nakita rin ng tatlong tarantado yung dambuhalang multo para bangungutin sila kahit isang gabi lang. Pero okay na rin dahil nakuha ko naman yung number ni Jenny. Sinulat niya sa tissue ng burger machine. Kaya naman todo inggit sa akin ang mga barkada ko. Hindi ko agad binuklat ang tissue nung magkakasama kami ng tatlo kong kaibigan. Sa bahay ko na binuklat. Pero mas lalo akong kinilabutan sa nakasulat. Wala ang number ni Jenny. Pero may nakasulat na mensahe. Sir, nakikita ko rin siya. Almost 1 year listener na ako ng channel nyo. Sobra akong entertained sa pakikinig sa mga narrations mo. Kahit po nasa office ako, at kapag nasa bahay po, ay sabay naman po kaming nakikinig ng friends ko sa mga stories mo. Share ko lang po yung story ko. Habang bumibili kami ng papa ko sa burger machine noon. This happened when I was 8 or 9 years old. Every night po sumasama ako sa pamamasada ng FX ng papa ko din. Since bata, madalas ako humihingi ng makakain kay papa. Nakasanayan ko na lang kasi na ganun ako kada gabi sa papa ko. One night, somewhere in Kaintarisal, naihatid na namin lahat ng pasahero at pauwi na kami ng papa ko. Bumabiyahe kami ng papa ko nung humingi ako ng Jollibee. Pero sa kasamaang palad, wala kaming nakita na Jollibee sa daan. Instead, isang burger machine stall ang nakita namin sa isang kanto. Medyo creepy yung pwesto kasi medyo madilim yung paligid at saka may malaking puno sa likuran nito. Bukod pa dito, hindi masyadong matao yung part ng lugar na yon kasi halos puro subdivision yung malapit sa lugar na yon. Going back to the story, sabi ng papa ko, dito na lang daw kami sa burger machine kumain. Kahit medyo disappointed dahil walang Jollibee, ay wala na akong nagawa. Dahil medyo gutom na rin ako at first time ko din kakain sa burger machine. Umorder kami ni Papa at habang niluluto yung burger, di ko mapigilang hindi tumingin sa isang puno sa likuran ng stall. Para maibaling yung atensyon ko, hiniram ko yung cellphone ni Papa at naglaro na lang ng games. Pero still, hinihila talaga ng puno na yon yung atensyon ko. Di ko na lang pinansin at tuloy pa din ako sa paglalaro. Tapos sa gilid ng paningin ko, may nakita akong parang puting liwanag na dumaan sa puno papunta sa kalsada. Napatingin ako, pero inisip ko na lang baka ilaw lang ng sasakyan na dumaan sa kalsada at namalikmata lang ako. Pero dahil sa ayaw ako tigilan at hinihila talaga nito ang atensyon ko, at dahil na rin sa curiosity kasi nga bata, napatingin ako sa likod ng stall na nakaharap sa puno. Laking gulat ko na may babaeng nakaupo sa likod nito, nakatulala at nakatitig sa puno. Inisip ko na lang na pulubi siya at doon siya nagpapalipas ng gabi. Tinignan ko na lang siya pero di ko na sinabi kay Papa kasi nga baka pulubi lang. At dahil sa mga nangyari, hindi ko na malayan na luto na pala yung burger namin. Pero nangilabot ako
kasi nung ibalik ko yung tingin ko, wala na yung batang babae. Niyaya ko na agad si Papa na umalis sa lugar na yon. Nung mga sumunod na araw, di na kami ulit nakakain ni Papa dun. Pero kada daan namin sa stall ng burger machine na yon, napansin ko na parang paiba-iba yung mga nagtitinda doon. At parang di tumatagal ng isang linggo ang mga nagtitinda. Hanggang sa nakita ko na lang na sarado na yung stall na yon. At totally nawala na yung pwesto ng stall. Kung sino ang babaeng nakita ko sa likod noon at kung bakit papalit-palit ang mga nagtitinda doon ay hindi ko na alam. Mas mabuti na lang siguro kung babawasan ang pagiging curious ko sa mga bagay-bagay na nakikita ko. Good evening, Sir Nebb. Sobrang love ko po ang channel mo. Pati na rin ang channel ni Creepy Macpansit at Episode Nikki. Sana po ay maging madalas pa ang upload nyo para mas marami po kayong mapasayang listener. Nangyari po ang kwentong ito nung nagtatrabaho pa ako sa burger machine. Sa branch na wag na po siguro nating pangalanan dahil nagsara na rin naman sila. Ang totoo po niyan, nagdadalawang isip ako na ikwento sa inyo ito. Dahil baka hindi pasok sa panlasa nyo ng horror na kwento. Ako po pala si Bernardo, Bernadette sa gabi. Ako na lang mag-isa sa buhay dahil patay na po ang mga magulang ko. April noon, around 2016. Abala akong nagsisilbi sa mga customer at nagluluto ng order nilang burger. Kaka-break lang namin noon ng boyfriend ko, kaya medyo nalulungkot ako. Pakiramdam ko nga di ko nagawa na maayos yung work ko noon. Sa di kalayuan, napapansin kong may lalaki lang na nakatingin sa akin. Nung wala ng customer at habang iniisip ko ang pakikipaghiwalay sa akin ni Jojo, ay bigla akong naalala si Papa. Ilang buwan na rin mula nung mamatay siya. Kaya nagtataka ako kung bakit bigla siyang dumapo sa isip ko. Hanggang sa di ko na malayan ang pagdating ng isang customer. Tinignan ko siya, pero nakayuko lang siya at hindi inaangat ang muka. Naalala ko bigla yung lalaki. Siya yung kanina patingin ng tingin sa akin. Psst, hold up to. Ilabas mo na lang ang pera kung ayaw mong patayin kita. Pagkatapos nun, tinutok sa akin nung lalaki yung ice pick. Mabilis kong binuksan ang kaha para ibigay na lang ang pera. Umiiyak na ako nun at nanginginig ang mga kamay, kaya hindi ko agad masusian yung kaha. Sa mga sandaling yon ay panay ang pagmamakaawa ko sa holdapper. Ibibigay ko po ang pera, sir. Huwag niyo lang po akong saksakin. Nung iniabot ko na ang pera, nagulat ako dahil biglang tumakbo yung lalaki. Ilang saglit pa, may dumating ng pulis. Tinanong sa akin kung anong nangyari at saan nagpunta yung lalaki kanina. Tinuro ko yung direksyon. Pagbalik ng pulis, bitbit na niya yung holdapper. Magpasalamat ka dun sa matanda. Mabuti talaga at nakita niyang parang may kakaiba sa kilos nito. At mabuti na lang din, umuwi ako ng ganitong oras. Nahuli ko pa tuloy itong gagon to. Tinuro ng pulis yung matandang tinutukoy niya bago tuluyang umalis sa harap ng stall. Doon ako napaluha. Pamilyar na pamilyar sa akin ang itsura. Si Papa. Suot ang paborito niyang damit na niregalo ko nung huling Pasko ng buhay niya. Kumaway-kaway siya sa akin bago dahan-dahang naglaho. Hindi talaga ako naniniwala sa mga paranormal o yung multo-multo na yan. Pero natutuwa naman ako sa mga kwento at movies na patungkol sa kanila. Dahil enjoy nga sila basahin at pakinggan.
Kaya naman nung maranasan ko ang unang paranormal experience ko, tumatak na talaga sa isip ko. Madalas pa nga ako nitong dalawin sa panaginip. Matagal na pong nangyari to, Sir Nebb. Sa burger machine ako nagtatrabaho nun, sa Quezon City. Tanghaling tapat nun. At mas nangingibabaw ang init ng araw kesa sa nilulutong pati para sa mga customer. Nang mapansin kong may taong grasang pabalik-balik sa kalsada, para siyang natataranta. Kaya naman naagaw ang atensyon ko. Muntik pa ngang masunog yung pati na niluluto ko, dahil talagang napapatingin ako doon sa taong grasa. Ilang sandali pa, nagtama ang tingin naming dalawa. Kahit ilang hakbang lang ang layo niya sa stall, nakaramdam ako ng takot para sa sarili ko. Pagkatapos kong ibalot ang mga burger na niluto ko para sa customer, tinanong ako nung isang lalaki kung sino raw ang tinitignan ko. Hindi ko na sinabi na yung taong grasa kasi baka mamaya asarin nila ako. Pagkatapos, nung wala na yung customer, nakita kong naglalakad papalapit ng stall yung taong grasa. Paghakbang niya sa kalsada, nanlaki ang mga mata ko. Tumagos lang kasi siya sa mga sasakyan. Sa isang iglap ay nasira ang paniniwala kung tuwing gabi lang nagpapakita ang mga multo. Pinikit ko ang mga mata ko at nagdasal dahil nakita kong talagang sa akin siya papunta. Nung matapos akong magdasal, dahan-dahan kong binuksan yung mga mata ko. Umaasa kasi ako na wala na yung taong grasa. Pero mali pala ako. Naroon siya. Nakatayo. Litaw ang nagdidilawang mga ngipin dahil sa pagkakangiti. Humahalakhak siya at umakto pang parang nasusuka. Pagkatapos, sinalo niya ng palad ang bagay na nilabas ng bibig niya. Dugo. Napakaraming dugo. Dugong nilalanguyan ng mga uod at langaw. Binigay niya sa akin ang laman ng palad. Gustuhin ko mang humingi ng tulong, pero parang natuyo ang lalamunan ko. Nang hindi ako makasigaw, ay pinikit ko ulit ang mga mata ko. Kahit hindi ako nagmumulat, ay nararamdaman ko pa rin ang presensya ng taong grasa. Naaamoy ko pa rin ang pinaghalong amoy ng imbornal at lansa. Parang ang lapit-lapit niya sa akin. Naisip ko tuloy na baka hinihingahan niya ako sa mukha. Pagkatapos, naramdaman ko na parang may dumikit na basa sa pisngi ko. Nangilabot ako lalo nang masiguro kong dinidilaan ako ng taong grasa. Hanggang sa huli ay hindi ko iminulat ang mga mata ko. Nawala lang ang presensya ng multong taong grasa nang may dumating na customer. Tinanong ako ng babae, "Kuya, pinagpapawisan ka. Ayos ka lang ba?" Hindi ako sumagot. Nung araw ding yon, nag-resign ako sa trabaho. Kahit ilang taon na ang nakakalipas, hanggang ngayon dinadalaw pa rin ako sa panaginip ng taong grasa, na parabang palagi lang siyang nakasunod sa akin. Hello, Sir Nebb. Paki-hide na lang po ang identity ko. Nakita ko ang post niyo sa YouTube na ang next niyong ina-narrate e about sa burger machine. The classic burger machine. Ang kwento kong ito ay nangyari nung high school pa lang ako. Tapos na ako sa pag-aaral ko ngayon at matagal nang nagtatrabaho. Nursery pa lang ako sa daycare center sa amin sa Tondo nung una akong makatikim ng burger machine. Katabi ito ng pinapasukan kong daycare center. Bago ako pumasok, binibilhan ako ng mami ko ng burger at yung classic na jungle juice, yung parang malaking sesto. Matagal na panahon ko din nakalimutan ng burger machine after ko mag-daycare at mag-elementary dahil na din nawala ang burger machine na yon sa amin. Sa probinsya na ako ulit nag-aral. Third year high school ako
nang makakita ulit ako ng burger machine sa lugar yon ng kaklasiko, nang minsang magkating kami ng buong klase at naisipang sa kanila tumambay. Hindi ko nasasabihin Sir Nebb kung saang lugar dahil hanggang ngayon nakatayo pa rin ang burger machine na yon. Ito na ang nangyari. Hapon na nun nang maisipan naming magkakaibigan na tumambay muli sa bahay ng kaklasiko na si Bea. Pito kaming laging magkakasama. Ako, si Bea, si Ram, si Rachel, Raymark, si MJ at si Shang. Mag-aalas 9 ng gabi nang maisipan naming kumain at tumambay sa burger machine na malapit kila Bea. Bali ang pwesto paglabas sa kalye ni La Bea, may petron. Tapos malaking kalsada o highway. Tapos sa tawid, andon ang nag-iisang burger machine. Sa likod ng burger machine puro puno na at malalaking taniman ng palay. Nagpaalam kami ni MJ at Ram. Nabibili muna sa 7-Eleven ng maiinom at ibang kakainin. Nauna nang tumawid yung apat. Habang namimili kami sa loob ng 7-Eleven, napatingin ako sa tawid kung nasan yung burger machine. Maliwanag ang burger machine at bukod sa apat kong kaibigan na nauna na dun, meron pang mga lima ata na nag-aantay siguro ng order. Pero apat naman yung crew sa loob, kaya mabilis lang siguro, sabi ko sa isip ko. After namin bumili, naupo muna kami sa table ni na Ram at MJ. Dahil bumili kami ng ice cream na nasa apa at uubusin muna namin bago tumawid. Ang daming bumibili, sabi ni Ram habang nakatingin sa burger machine. Oo nga, buti apat yung nagtitinda, sabi naman ni MJ. Parang biglang napatingin sa kanya si Ram at binalik ang tingin sa burger machine. Tara na, sabi ko dahil naubos ko na ang ice cream. Tumayo na rin naman sila at sumunod kahit hindi pa ubos ang kanila. Pagtawid naming tatlo, nilapitan namin ang apat naming kasama. Nakaupo sa high chair ng burger machine. May isa pang nakaupo na hindi namin kasama. Malamang hinihintay din siguro yung order niya. Napansin ko si Rachel na namumutla sa gilid at nakatalikod sa burger machine. Tapos sa petron siya nakatingin. Okay ka lang, Shell? Tanong ko. Tinignan niya lang ako, tsaka siya tumango. Hindi ko na lang pinansin kasi baka nag-aalala lang. Baka kasi hinahanap na siya sa kanila. Strict kasi ang parents niya. Napansin ko na nakatalikod yung dalawang crew at hindi gumagalaw. Habang yung dalawang crew, panay ang luto sa burgers. Pagkabigay ng order nung isang nakaupo sa high chair, ay ako ang pumalit na umupo. Bali kaming pito na lang ang nandoon. Hindi pa rin humaharap yung dalawang crew na nakatalikod. Ate, hindi pa luto yung isa? Tanong ni Ram. Konti na lang sir, pasensya na po, dalawa lang kami. Tsaka bago pa tong kasama ko. Nagulat ako sa sinagot ng tindera. Pakiramdam ko nang laki ang ulo ko sa kilabot. Ate, sigurado ka po bang dalawa lang kayo? Si MJ ang nagtanong. Apat po kasi kayong nandyan sa loob. Lakas loob niyang sabi. Ikaw naman, huwag ka magbiro. Dadagdagan ko ng gulay itong burger mo eh. Tatawa-tawang sabi ng tindera. Pero halatadong natatakot na siya. Dalawa lang kami dito talaga, sabi nung isang tindera. Yun kasing mga dati na aksidente. Sila yung naaksidente dyan kagabi, yung nakamotor. Ate, sige na, take out na lang namin lahat. Sabat ni Bea, nahalatang takot na din. Huwag nyo na silang pansinin. Sabat ni Rachel. Kaya nga hindi ako makatingin. Dahan-dahan kong tinignan yung mga crew na nakatalikod. At kitang-kita ko na unti-unting tumutulo yung dugo sa kanilang batok. Pinikit ko na lang ang mga mata ko, tsaka umusal ng panalangin. Pagdilat ko, andun pa rin sila. Pagkatapos nun, katahimikan ang bumalot sa aming lahat
Hindi rin nagsalita yung mga tindera. Tanging ang ingay ng spatula ni ate ang naririnig. After maibigay ni ate yung burger sa amin at magbayad kami, tahimik kaming naghawak-hawak kamay na pito at dahan-dahan tumawid. Paglingon namin sa burger machine, dalawa na lang silang nandoon. Pagkatapos ng pangyayaring yun, umuwi na lang kami. Hindi lang pala ako ang nakakita sa dalawang multo na crew, kundi pati si Rachel at MJ. Kinabukasan, napagkwentuhan ulit namin sa eskwelahan yun. Hanggang sa kumalat ng kumalat ang kwento. Sabi din ni Bea, iba na raw yung nagtitinda nung kinabukasan na yun. Nag-resign siguro sa takot. Bumibili pa rin naman ako sa burger machine na yun after mangyari yun. Pero sa umaga na. At every time natatambay kami ng mga kaibigan ko, hindi na doon. Hanggang ngayon, hindi namin makalimutan ang nangyari.